Good morning. So, nalalangit yung L300 na to na ano. Yung ginawa ko yung bulb cover gasket tapos check yung preno ano. So ito yun. Ngayon is bibiyahe to. Ang problema nung nakaraan, hindi pumunta yung electrician. So bakit ko pinapunta yung electrician? So meron tong problema sa indicator. So yun, papakita ko sa inyo. So yun, nakita nyo, di ba, gumagana. Problema pag ini-start ko na. Ayan, start natin. Yun. Nakailaw yung alternator tsaka fuel separator. Ayan. Nakailaw, no? Ayan. So, nag-check ako na ano kasi hindi dapat magkasabay yung dalawa na yan. Kung sira yung alternator, yung battery indicator lang yung gagana. Yung ilaw, no? So, nag-check ako. Eh, ngayon kasi may tumawag. Hindi ko palitin ko daw yung alternator ng LT. Sama na patema na natin. Tumawag sa akin. Pagpalitin ko daw muna yung alternator. Kasi nga yung electrician, eh hindi pumunta. No? So, dapat ma-check yung ano. Yung charging. Ay, yung wiring ito. Kasi charging, na-check ko na. Malakas. So, yan ang. May ano tayo. Yung ating voltmeter. So yung battery natin is 13.2. So hindi siya lobat, no. Pag ini-start natin. Yan. Naka-switch on, babagsak siya ng 12.7, 12.8. So i-start natin. Yun. 13 siya. So, ayun na. So, nagtaka ako kung bakit umiilaw din yung indicator ng water separator. So, kasi pag usually kasi pag sira yung alternator, yung battery indicator lang yung lalabas dyan. So, kanina bago ako mag backless ng alternator, so chinik ko na muna yung mga wiring, no. Chinik ko yung mga ground. So yung mga body ground chinik ko. So buo lahat. So nung hinatak ko tong ano, ito yung napansin ko eh. Yung wire na to, nakasuksok siya pero hindi doon sa kanyang terminal. Yan, nakaganyan lang siya dyan. Sa wire. No? So, sabi ko bakit hindi siya nakasuksok. So, pina-under ko, no? Pina-under ko siya. Tapos, dinikit yung ganon. Nawala yung ilaw. Nawala yung ilaw dyan. So, ibig sabihin, yun lang ang problema. Na, panta rin natin. Makita nyo rin. Ayan. Start natin. Yun. Nakailaw pa rin, di ba? Yung fuel separator, nakailaw din. Tapos, itatap ko to. I-dikit ko dyan, no? Yan. Tingnan natin yung dito. Nawala. Nawala pati yung sa isa. Yan, nawala lahat. Bubunutin ko. Yan, umilaw na naman. Babalik ko. Yan, wala na naman. So, yan na. Solve na ulit yung problema natin. Hindi na tayo mapapagod sa pagbaklas ng alternator. No? Yan na. Nakita na natin yung problema. So, pag nakabaklas to, ang charging ng alternator ay abnormal din. Sabi ko bakit nagki-15. Dapat hanggang 14 lang yan. 15 pa baba, hindi na dapat yung lalampas. So, nakita natin, 15.2. Tapos, nakailaw doon. Diba? Ay, nakailaw. So, pag itatap ko tong wire na to, yan, yung wire na yan, babalik sa normal na charging. So yun,
nakita nyo, nag-drop na agad yung charging niya. So, no? Pag binunod ko, sa taas, 15.2. Pag binalik ko, 14.1. So, normal na charging yan. Okay, so pag nirip natin yan, tataas pa dapat yan. Ano? Wala, hindi ka lang. Baka mga naka-encounter din kayo ng ganito problema sa mga ano nyo mga L300 o oh, so sa mga adventure ayan pareho lang yan sa mga Versaban na L3 din kaya tanong L300 mga Versaban man yan o mga XP sa drop side so, isa lang po yung art ano yan yung wire na alternator so yan na so nakala naman tayo nakaligtas tayo sa trabaho na ano, paulit-ulit. Kahit papalitan natin yung alternator na yun, yung puto dyan, hindi rin mawawala yung ilaw na yun. Ilaw na yung dalawa na yan. Ayan na. Sure ko lang sa inyo, parang naka-encounter din kayo ng ganitong problema. No? Kung may maalala kayo na ganun na pala yung naging issue na yung putol. So yun lang. Ayusin ko na lang yan. Then, iyan na natin ibalik ko sa amin sa terminal mawawala na ito ikita-pita sa ayan okay so alright ibalik ko na no ayan ayan hindi na makakubot yan so tapos na ibalik na natin yung kanyang connection. So, ito yung papuntang alternator na live. No, yan yung live niya. So, balik na natin. Oops, matigas. Ayun, okay na. So, ulit kasi nung wire. Kaya napuputol yan, okay, nabubunot dun sa connection niya, no. Ito wala. Itong sa isa heater to. Okay na. Ah, papandarin natin. So, battery natin. 12.9. So, start na natin. Start. So, naka-ilaw pa rin siya. Oil, battery, tapos fuel. Ayan, heater na umiilaw. Mamamatay din yan kasi ano yan. Mainit na yun. Magre-red yan. Yung parang spiral na indicator na sa kanan. So, patay agad siya. So, start natin. Ayan na. Okay na. Oh. Ito na lulubat. Isa na cover charge. Ito lang sa inyo, para pag naka-encounter kayo, may panood kayo na ano, ganitong video. So, hindi na kayo matawag ano, ng electric or electric. So, yun lang. Ito lang sa inyo. Sana may natutunan kayo. At ako, nang bumigod na ako nung una, no. Yung ginamit ko sa dati, binyay ko ng Bulacan to. Ganun pa rin siya. Ganun yung system, ano. Nakailaw yung battery. So, sabi ko hindi naman nalulubat. So, nilagin ko nga ito ang aking meter. Umabot ng 15 plus. So, sabi ko po yung 16 overcharge na talaga. Pupotok na yung ating mga bulb. No, pupotok na yun. Mag-over na kasi yan. Ganyan lang. Tapos, pati ko lang yung kanyang air filter. Bigay ngayon ko, nag-remitin. Okay. So, thank you for watching guys. No? Share ko lang sa inyo. No? Magaga tayo ngayon. Magaga ang kapawid. So,
decide kasi ako na i-check muna kasi sabi ko ang hirap, doble trabaho. Sabi mo kakalasin natin itong alternator dito, tapos kakalasin ko rin yung alternator sa isang L300, no? Hindi naman ganun-ganun lang kabilis magkalas ng alternator, diba? So chinik ko muna yung wiring, lahat, ground, kusip yung panggagalingan, ground, saka yung mga terminal. Pinunod ko na rin yung sakit dun sa alternator, okay. Yun lang, nung tinesting ko, walang positive supply. So yun lang, yun sabi ko positive yung nanggagaling dito. Okay? So, sana may natutunan kayo dito, no? And maraming salamat sa panonood ng aking video na to. Share nyo na lang din para makaano din ang iba. Magkaroon din sila ng idea, no? Lalo na doon sa mga Mitsubishi users, yung L300, no? Mga junker, pareho lang yan. So dito ko na natapos itong video na to and maraming salamat. Ayaw nga pala, pag kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, no? So please subscribe to my channel para lagi kang updated sa tuwing mag-upload ako ng mga panibagong videos, no? So more mechanical naman tayo. So maraming salamat and kita-kits tayo sa next upload ko o sa next aking mga videos, okay? So thank you for watching and babush!